Good boy, Milo. Good boy, anak. Good boy, Milo. Ano ang mga sikreto ko sa potty training? Guys, unahin muna natin yung mga tips ko bago natin ipakita itong mga techniques na ginawa ko kung bakit naging potty trained ang mga aso ko. Ang potty training ang isa sa mga pinakamahirap ituro sa aso. Kakain po yan ng mahabang-mahabang oras. Kaya ang tip number one ko, supervision. Tamang-tama ngayon, lockdown guys. May oras po tayo mga kamailo. Bigyan nyo ng mahabang oras ang aso nyo. Ang potty training, kinakailangan ng mahabang-mahabang oras para magawa nyo sa ating mahal na aso. Number 2, mga kamailo, lagyan natin ng mga boundaries ang aso. O limitahan natin ang kanilang access. Okay? Kapag merong mga boundaries ang ating mga aso, mas madaling i-manage guys kung saan sila dapat dumumi at umihi. Correct. Okay? Number 3, mga kamailo, reward your dog. Kapag nadumi yung aso nyo sa gusto nyong lugar o sa certain place, dun siya nadumi, bigyan nyo ng magandang papuri. Reward your dog, bigyan nyo ng treats, yakapin nyo, himasin ninyo, sabihan nyo good boy, good girl, matuwa kayo para sa kanya. Okay? Kaya natin nire-rewardan yung aso dahil tama yung behavior niya. Number 4, mga kamailo, avoid punishing your dog. Iwasan po natin parusahan ng aso natin pag nagkamali. Okay? Pag, for example, kinuha natin yung aso natin, naihi, nadumi sa loob ng pamamahay natin na hindi naman nila sinasadya, huwag niyong parusahan, ignore niyo lang. Lalo lang lalala yung sitwasyon. For example, mga kamailo, yung aso natin naihi or nadumi dun sa mga lugar na ayaw natin, kailangan po natin linisin mabuti yun. Bakit? Kasi yung may iwan na amoy dun ay mga akit sa mga aso natin na dun ulit sila dumumi at umihi. Naintindihan niyo ba ako, guys? Kasi nga, 10,000 to 100,000 times na mas malakas yung pang-amoy ng mga aso kaysa sa atin. Again, mga akit yung maiiwan na amoy doon para dumihan nila ulit yon. Pakainin na po natin yung mga aso natin at pagkatapos nila kumain, ipapakita na natin yung mga techniques. Siyempre guys, maraming salamat po sa sponsor natin, Vitabip and Vitalam. So meron din silang Pet Plus, ayan, Canine Cravings, Chicken with Love. So ito, wet food. Masarap to. Pwede itong panghalo sa dog food nila na tuyo, pampalasa. Bigyan natin. Tapos muna natin. Charot! Bigyan natin ng tag-iisang kutsara. Ang bango niya guys, lasang beef. Beef ba? Hindi pala chicken lamb. Chicken lamb yung flavor. Okay? Tapos syempre, hugas muna kayong kamay. Tapos haluin nyo. Haluin nyo to guys para pampalasa dun sa dog food. Pag minsan nagsasawa na yung aso nyo sa tuyong pagkain sa dog food, haluan nyo nito. Pero dapat, pero huwag nyong araw-arawin ha. Okay guys, meron tayong video sa mga picky eater ha. Panoorin nyo po. Nasa ano natin. Okay, yun lang. Stay! Guys, tandaan nyo rin, kapag nagpapakain kayo ng aso, kailangan disiplinado sila. Lagi kong inuulit to, hindi nyo kailangan takutin yung aso nyo para sumunod. Sit, wait. Kailangan firm lang kayo. Wait, wait. Okay, wait. Wait. Kailangan tumingin sa mata nyo muna, ha? Milo. No, Nido, no. Iko-correct nyo guys pag lumalapit yung aso ha, sa kapwa-aso, ha? Nido. Milka, paggamit yung ilong, wait, kailangan muna umupo. Kita nyo makulit, upo muna. Ayan. Load me. Antay ko muna tumingin si Milka sa mata ko. Yan, tumingin. Kita nyo natingin. Okay, good girl. Okay, good girl. Okay, pagtapos na, ginagawa ko, pinapapasok ko sa loob. Get inside. Good. Good, ha? Bigyan natin ng tricks. Ay, no, good boy. Nido, get inside na, Nido. Get inside. Good boy, Nido. Bigyan ko pa rin tricks. Nido, come. Good boy. May merenda pa. Milka, get inside. Oh, good girl. Milka, good girl. Technique number 1.
Ito ang naging technique ko, guys, para mapadumi si Milo at si Nido dito sa may CR. Okay? Diyan sa CR. Nilagyan ko muna ng pens itong harang na to at may higaan. Okay? Explain natin, guys, ha. May higaan dito. Instinct ng dog na hindi nila ihian at dumihan yung hinihigan nila. Bihira kayo. Tama ba ako, guys? Bihira kayo makakita ng aso na iihian at dudumihan yung higaan nila. So, wala silang ibang choice kundi pumunta dun sa CR. Okay? Kapag dun na sila dumumi sa CR o umihi dun, pinipraise ko sila, nire-rewardan ko yung ganung behavior hanggang masanay sila na masanay. Malinaw ba, guys? So, halagyan muna natin ang harang. Okay? Para limitado yung access nila na makapunta doon at pwedeng sila doon umihi. Okay? Tapos mamaya, papakita ko na doon sila iihi tsaka dudumi. Makikita natin mamaya. Bumili na lang po kayo nito. Okay? Nabibili to sa Ace Hardware. Mura lang to. Kaysa gumamit kayo ng tissue or poop bag, ito na lang. Ganito lang, oh. Dakot, pack, diretso sa food bowl. Ay, sa food bowl, hindi. Sa inidoro, then flush. Okay? So, syempre, may onting ihiyan. Punas lang. Nakababad sa sunrocks. Hindi, wala nang amoy. Alright? Ayos ba? Kita nyo, tingnan nyo, guys, oh. Ay, ito lang gamitin nyo. Okay? Round 2, fight! Pupo na. Go, Milo. Pupo na. Nido. Good boy, Milo. Good boy, anak. Technique number 2. Aralin mo ang body clock ng aso mo. Si Milka po ang magde-demonstrate. Okay? Ilalabas natin to at makikita nyo kung paano siya dumumi at umihi. Kapag alam mo na yung body clock ng aso mo, dun mo siya masasanay ng potty training katulad ni Milka Pop. Let me demonstrate, guys. Let Milka demonstrate this. Okay, guys. Gabi po ngayon at dito natin siya papaihiin at papadumihin. So, siyempre, mag-aantay lang po tayo dumumi o at umihi si Milka Pop. Okay? Nakita nyo, ang ganda ng ginagawa niya, umaamoy-amoy. Malaking senyales yan para umihi at dumimi yung aso. Yan yung potty training. Halika, pasok tayo dito sa loob. Dito mas close area. Yan, kitang-kita niya, tumatay na siya. Alright. Tapos syempre, babatiin niyo syempre si Milka Pop. Babatiin niyo yung aso niyo. Good girl! Good girl! Bigyan niyo ng treats, guys. Maging masaya kayo para sa aso niyo. Kasi yan yung potty training para sa aso. Okay? Kaya guys, paniwalaan niyo po yung sinasabi ko. Dahil lahat po ng mga tinuturo natin dito ay based on my own experiences, guys. Ha? Be consistent. Consistency ang pinaka-importante, guys, sa pagtuturo ng aso. Kahit ano pa yung tinuturo mo sa aso mo,
Pag consistent ka, gagaling talaga yung aso mo. Tandaan nyo yun, guys! Pahabol tayo, mga kamailo. Kung ang problema natin ay ihi ng ihi yung aso natin sa mga gilid-gilid, tinatawag po yan marking territory. Para mabawasan yung ganyang ugali ng aso, ipakapon mo yung aso mo. Sa akin, kaya hindi nagmamarking si Kinder Bueno, 6 months pa lang pinakapon ko na siya. Kaya hindi na siya natutong magmarking. Dagdag kaalaman mga kamailo, kapag bumili ka ng puppy, kumuha ka ng puppy o nag-adapt ka ng bagong aso, kung saan mo siya unang dinala, doon siya unang dudumi. So ibig ko sabihin, kapag meron kang bagong aso o tuta, introduce mo yung lugar kung saan mo siya gustong umihi o dumumi. Huwag mo kagad dalhin sa kwarto mo o kaya sa higaan mo kasi sigurado ko doon iiyan at dudumi. Dalhin mo kagad kung saan mo siya gusto umihi o dumumi. Share mo tong video to, subscribe kayo sa YouTube channel natin at pindutin mo ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. May natutunan ka ba? Maraming salamat po. Eto muli si Tristan Huertas.